sa loob. Yan, sinabi ni Louis, stainless. Good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, bali araw po ng Linggo ngayon. Maganda naman po yung weather natin. Hindi nga lang mainit. Maka-schedule ngayon yung ating roofing renovation dito po sa dating project namin sa phase 1. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Start na tayo mga karos. Good morning. And good morning po sa lahat ng ating client owner. Yan, may mga dala po tayong gamit dito sa owner, kagaya ng mga scaffolding, hagdanan, at yung ibang mga gamit natin na pantrabaho. Ayan, nandito. Ayan. Dati namin ginawan to, siguro more than 3 years na. Tapos yung mga polycarbonate niya, PVC roofing, medyo masama na po yung tama. Hindi na pang matagalan yung ano niya, yung dating. Kaya ito, renovation na, papalitan natin ng yero. Meron tayong ilan sa mga tropa na makakasama ngayon. Siyempre, nandiyan si Master Jojo, tapos si Bilog at saka si Adonis. Meron din ilan sa mga tropa na nagre-request pumasok ngayong araw po ng Linggo. Check natin kung makakapasok sila. Kita mo naman, no? Kung kailan po nakaschedule ngayon, Linggo, ang ating roofing renovation, ganito naman nilagay ng panahon. Alam mo kasi nakakatakot yung ganyan eh. Dalawang bagay yan. Una, maganda yan. Kasi hindi mainit. Pero yung pangalawa, kapag umulan, syempre. Yun lang naman. Okay, bali, shoutout po kay Ate Gladys sa ating client owner. Dahil hanggang ngayon po mga karos, wala naman pong iba na mga manggagawa dito kung hindi tayo lang ang kanyang pinagkakatiwalaan tungkol dito sa bahay niya. Ayan, bali, start na tayo. Malapit na po tayo. Okay, dito na po tayo. Ayan, dito na po sila. Oh, sobrang yata ako dito. Dito tayo. Oh, nandito si Kuya Richard, oh. Kuya, good morning. Good morning. Louis, good morning. Good morning. Ayan. No, good morning. Good morning. Boss Louis pala. Boss, boss Louis, nakalimutan ko, Boss Louis. Ay, almusal natin. Uy, almusal. Dennis, good morning. Oh, yung lahat na makikita ni Boss Louis rito, ha? Lahat yan. Ayusin natin. Almusal namin. Ay, okay. Yung nga pala, hindi nyo naitanong no, no nakaraan na may mga nag-comment. Si Louie po yung ano rito, yung katiwala po rito sa bahay. Yan, bali, ito nga po palang bahay, yung mga pagbabago rito, tad-tad na siya ng CCTV camera. Iba po yung gumawa nito. Yan, hindi na po kami. Bali, itong CCTV camera, ano po siya? May monitor, bali, may wiring. Yan, talagang ano, 24/7 na nakamonitor tong bahay. Master Jojo, good morning. Good morning. Morning. Parang ang dami. Chard, saan ka pa pwesto, Chard? Doon ka sa phase 5. Oo, oh, masyado na kayo marami rito. Yan. Mali pa yung susi na nakuha ko. Mali yung susi na nakuha ko. Ibalik ko na lang sa'yo. Okay, bali. Kauwi, makagawa ka rito? Alis yata kayo na. Sige. Okay, kami na muna ng bahala rito sa bahay. May mga pagbabago na gagawin dito tungkol sa bubong. Yan, napag-usapan na namin to dati ni client kasi noong nakaraan, bago pa lang to gawin, ipinaliwanag na namin na napakahirap i-renovate nito kapag gusto mo na magpalit ng long span.
Yung ganyang klase kasing pagkakagawa, pagpapabricate nitong mga trusses, para lamang po yan sa ano, sa polycarbonate. Ngayon, i-convert natin siya para makapag-install tayo ng long span. So, magdadagdag lang ng mga soleras dyan. Yan, mga balagbag, magdadagdag. Puputulin to. Tapos ito, tatanggalin din. Yung gutter, simula rito. Hanggang dun sa may sunroom, lalagyan po natin ng gutter yun. Tapos, papalitan natin ang bubong syempre. May mga materialis na tayo dyan, nasa taas. Dumating nung nakaraang araw. Dito, makikita natin, may nakausling gutter siya. Yan, outside yung gutter. Bali, sa gagawin namin ditong finish sa renovation, nakatago na yung gutter. Makikita na lang natin yung bakal na 2x6. Yan, hanggang dun. Okay, maganda sa amin to kung ganito lang yung weather. Na hindi na po siya, basta hindi lang po siya uulan. Tapos maghapong ganito, sarap magtrabaho nito. Hindi tirik ang araw. So, ito, preparasyon lang po muna ang mga gagawin po nila rito. Tara kuya, dito tayo. Ayan, bali, alis muna kami ni Kuya Richard. Si Kuya Richard, dito na lang natin papipwestoin sa may malapit na project natin dito sa phase 1. Tapunin lang namin yung tiles. Ayan, may layout na to. Pwede si ano, pwede si Kuya Richard pumesto ngayon dito. Pero dun muna siya sa may phase 1 para matapos yung tiling dun. Ayan o, plastering, ito yung nagawa niya kahapon. Tapos ito, makikita nyo, sadya po talagang parang nakaslant yan. Pag may mga ganyan pasumano, yan sadyang nakaslant para hindi pamamahayan ng tubig, i-slide lang dito. Bali dito gagawa si Kuya Richard. Yan. Ito nga po pala, may tiles to. Yan, may tiles. Ang gagamitin naming tiles dyan, syempre parang kakulay na lang din ang simento. Ito yun. Yan, 60x60. Kaya mapapansin nyo, halos na masilyahan na yung mga pader, poste. Pero sya, yan, iniwan na lang po namin. Yan. So check natin kung magkakasya na yung 6 na tiles dito or kung magkukulang pa. Siguro kasya na siguro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta hindi mababasagan si Kuya. May basag ka agad. Pwede sa ilalim yan, Kuya. Yan. Kaya advantage din po yung paggamit din ng mga tiles talaga, lalo na rito sa exterior. Kasi kapag tag-ulan, tag-araw, hindi nyo na kailangan ano, pinturahan ng pinturahan. Punas-punas lang. Oh, yeah, sa hardware tayo ito. Special welding rod. Tsaka limang cutting disc. Maya na ha, maya ka na bayaran. Thank you. Itong ginagawa ni Kuya Richard at saka yung ginagawa nila Master Jojo, sobrang lapit lang, doon lang sila sa kanto. Kaya dito na lang natin pinapwesto si Kuya Richard para pag may mga kailangan na madali. Kuya, level bar, kailangan yan. Tsaka ito yung bagong diamond blade. 250 nga lang po pala to sa inko. Pero pag sa mga hardware, yung 400 yan mahigit. Bali yung trabaho nila rito, bali baklas. Baklas muna. Yan yung PVC roofing. Ayan no? Malutong. Malutong na? Oo nga no. Tagalan no, lumutong na. Kulay puti pala yan. Ay hindi, dati yung kulay pink. Or kulay pula. Nag-fade na yung kulay niya. Hinga, pakita mo nga na natutuklap na. Brittle na, na brittle. Ayan na. Ano. Doon. Oh, mabigat ah. Ayan, baklas muna po sila. Thank you.
Makikita nyo rito yung trusses namin. Ganda pa. Wala man lang kalawang-kalawang. Bali ano po ito, epoxy primer. Pero yung ano talaga, yung bubong bumigay na. Ang isa sa matrabaho rito ay yun. Doktora rin yung isa, pre. Yung wire ng CCTV camera. Ayun, isa yun sa ano, matrabaho rito. Saan itabasin dyan na dito? Okay, pwede. Yung orange na level bar kasi namin, ano, natuluma na pero accurate pa naman. Ano kaya, sa tingin mo, 6 kasya na? May zero, may photo naman, yun lang yung 2. Ah, sige ha. Okay, sige, sige. Start na si Kuya rito. Sa gilid? Ah, sige. Move muna tayo sa bahay, yan, almasal tayo. Yes! Oh, dito ka. Sige na, sige na. Okay. Bali, pag ganito araw ng Linggo, talaga medyo minsan hassle, medyo marag. Kagaya nung kay Kuya Richard, yung sa gagawin niya. Yan, medyo marami tayong inikutan bago tayo makapag-start. Yan, ganun talaga kasi hindi naman kasi inaasahan tong pagpasok ng Linggo. Yan, pero pagka naikutan naman na natin, dire-diretso na. Siguro pag natapos ni Kuya Richard yun, dadaling ko naman siya dun sa phase 5. Doon naman siya magli-layout ng time. Yes, we're gonna eat dinner today. Kaya po. Yeah. Shoutout nga pala kay ano? Kay Sir Emilton, kay Mama Christine at saka kay Mama Maria. Lokinario yan. God bless. Ingat po palagi. Yeah, ingat po. Nakain mo na. Tapos babalik po tayo rin. Oh yeah, and we're gonna go Esmond today. Ayan, kakatapos lang po natin na mag-almusal. Okay, diretso muna tayo rito sa hardware. Araw nga po pala ng Linggo, kapag Linggo, half day lang yung mga hardware. Bihira po yung nag-whole day. So alas 12, sarado na sila. Kaya ito, habol tayo. Kaya kailangan natin ng epoxy primer para po doon sa mga bakal. Tapos kailangan din natin ng stainless drill bit para doon sa mga inside gutter na ikakabit natin. Saka syempre yung roller pin. Oh, yeah. Tara. Good morning kay Jodine, good morning kay Daryl. Okay. Madalas dito ko lang 'to binibili. Yan, sa mga nanonood dito malapit sa amin, dito nyo 'to bilhin. Yan, sa may palengke lang 'yan. Palengke ng pagpas. Stainless drill bit. Bumili tayo ng QDE block. Yan, bumili na tayo ng QDE block. Baby roller with handle at saka epoxy primer. Yan, isang galon. Nagmerienda na si Kuya Richard. Yan, merienda time na pala. Merienda. Ito yung ano, stainless 393 gutter. 393.5. May takip. Wala, nasa ano. Wala, pre, magiging 400 dyan. Stainless 5. Gutter. Pang drill bit. 3.5 kasama ng takip. Primer. Takipan mo na to. Primer ng ating tubular. Tapos roller. Ayan. So, bumili na rin ako ng QDE block 1 liter na. Ito yung gutter namin. Nilapara namin ng konti ito. 15? Ilan to, Jo? 15? Ito, 15? 15 na, 15. 15 cm. Hey Richard. Ito ako, Richard. Pinalawang na.
Nagbigay sa amin ng ano, makita. Dito namin ito nagagamit eh. Pamutol ng flashing to. Lubricant oil. Pwede nyo rin gamitin to sa mga hinges, mga cylindrical hinges. Juki. Tapos yung WD-40 naman. Ayan, WD-40. Malapit nang matapos ni Kuya Richard. Kuya, iwan ko yung susi ha. Nandito ha. Ito naman yung isang gamit na binigay din ni Makita sa amin noon. Ito, magagamit nating pamutol ng yero. Mas safe to kaysa dun sa grinder. So, naka-design to para sa pamutol ng mga long span or corrugated. Sige. Diya. Ito. Mukhang naaambon pa oh. Ayan na, nagbabadya na ang kalangitan. Yan, ganito yan. Inside gutter na tayo, kagaya ng mga ginagawa namin. Papatuloy na po yan, papunta rin, hanggang dulo. Ayan mga karos, hapon na. Ayan, bali, shoutout muna kay Sir Ledna Rezagere. Ayan, God bless and ingat po palagi. Napunta tayo doon sa phase 1. Check natin kung ano na yung mga nagawa doon sa renovation. Okay mga karos, nandito na po tayo. Bali, dito nga po pala nakapaglatag na sila ng Hardiplex insulation. Yun yung ginamit natin, yung one port. Yung brand mismo niyan isa Hardiplex talaga. Tapos nakapaglatag na rin po sila ng ano rito, ng yero. Ayun o, yun yung yero natin. Yan, mga long span. Ito nga po pala yung idea na nag-hardiplex kami rito plus long span pa. Napakatigas po nga paka niyan, para kang umapak sa flooring. Para kang umapak sa concrete flooring. Yan ang kagandahan po niyan. Tapos ang ginawa po namin dito sa mga design sa dulo ng mga 2x3, pinutol na po nila yan lahat. Yan, pinutol, inaline, tapos nasa eskwala na po yan. Tapos itong pagitan na to, dito po ilulusot yung ating gutter. So inside gutter, 2x6. Sa nakikita ko itong 2x6 kasi balak po ni Ate Gladys na ipaano to, palagyan ng kisame. So magkakaroon yung canopy rito, yung pinakabulada niya, magkakaroon ng kisame. Malamang madagdagan pa po to. Wala naman po nabibili na 2x8 eh. Kung hanggang 2x6 lang tayo. Yan. So napapansin nyo, itong araw po ng Linggo, halos ito lang yung nagawa namin. Yan, dahil pang gagawin. Tatanggalin pa po yan, babaklasin. Yung insulation muna pala dito, na hardiplex, tapos long span, next flashing. Dito kahit pa paano, may ano na to, yung isa. Yan, may primer coat na. Yan. Natanggal na rin po namin yung lumang ano rito. PVC panel. So papalitan na lang po natin ng PVC panel to. Kapag-usap na kami ni Ate Gladys dito kasi ang balak niya mangyari yata. Lahat na yan lalagyan na po naman ng PVC panel. Okay, bali, malapit na po tayo ang mag-uwian. Linggo ngayon. Ayan, 4:23 na ng hapon. Hanggang dito na lang po muna yung ating vlog ngayong araw po ng Linggo. Ay pagpapatuloy na po namin to hanggang sa matapos kasi samantalahin namin na yung weather, wala po muna ng bagyo. Kaya dire-diretso po tayo.
dito po natin inabuta si Kuya Richard dito. Kaya uwian na din. Ito nga po pala yung binili naming tiles nung pumunta po kami ng Wilcon. Ayan. Nakapagkabit po siya rito ng dalawang tiles sa poste. Bali yung mga binibili po natin na tiles, hindi po nalalayo sa color facade nito ang ating unit na ginagawan, which is earth color. Yan, ito pasado to kay, ano, kay Lumina. Pero kung gagamit tayo ng blue, ng pink, green, ang bawal po dito. Ang ganda. Yan, may kamahalan nga lang po to. Mas mahal to din sa mga ordinaryong binibila natin na tile center. Pero maganda naman ang quality. Ayan o. Alright. Yan, bukas naman. Tara. Tara.